Hello, good morning, drivers and viewers. Andito tayo ngayon sa Pasig going Cainta. Susunduin na natin ang first passengers natin for today. Today is Saturday, medyo slow ang booking. Ang iba'y walang pasok. So, yan, swerte pa rin tayo, nakakuha pa rin tayo ng isa. So, may nagtatanong, no, ano nga ba ang Grab rent? Yan. Topic natin, Grab rent. Yan yung bago ng Grab ngayon na dahil sa pandemic, ang mga empleyado ay nahihirapan na sa transportation. So, at nire-require ng gobyerno na ang mga bawat kumpanya ay magkaroon ng mga shuttle services para sa mga empleyado. So, isa a big company na nag-hire o nakipag-tie up sa Grab. Isang kumpanya na para magbigay serbisyo ang Grab sa mga empleyado nila. So napili si Grab na magserbisyo. So kami ngayon ay parang mga company driver. Yun, ang lumalabas parang ganun, company driver. So ang operation ay ihahatid mo sila sa susunduin mo sila sa bahay, kanila nilang bahay, ihahatid sa trabaho, sunduin sa trabaho, ihahatid sa bahay. Ganun lang kadali. So everyday same destination, isa lang naman ang pinagtatrabahuhan nila, isa lang naman ang tinitirhan nila. Yun, nasasakop ang biyahe from Cavite to Antipolo, Valenzuela, ayan ganyan. Ganyan diyan nag-range. So may mga yan. Para ka rin nag-grab car, paikot-ikot dito sa Maynila, yun, mga makakuha ka ng booking. So, dalawang klase, no? Pwedeng klase ng sasakyan na pwedeng ibiyahe. Meron 3-seaters at 6-seaters na punuan. Yan. Iba-iba silang location, nasa sa kanila kung ano ang mga location nila sa kanilang bahay. Yun. Pero kailangan magkakalapit naman, hindi naman po pwede multiple city iahatid mo sila. Halos magkakalapit din doon sila ng tita. So maganda, pabor sa mga empleyado siguro, kasi yan, isa na rin yan yung maiwasan na hindi sila malay sa trabaho, mapagalitan ng boss, so, at required sila magpabook para makapasok on time. Kesa ngayon magsi-self transportation sila, mas malaki pa ang ginagastos nila. Tapos pwede pa silang mahawa ng sakit, no, kasi kung sino-sino ang mga taong nakakasama nila. Ang sistema para ano, merong 2 hours every booking, may bibigyan ka ng 2 hours every booking para may ahatid sila sa maroonan nila. Sorry, once you pick up your first passenger, under yung oras 2 hours. Tapos kung maihatid mo sila ng maaga, 30 minutes, naihatid mo na sila, so meron ka pang 1 and a half hour na hihintayin para maka-accept ka ulit ng booking. Hindi sa katulad ng Grab car from bago mo i-drop si passengers, makaka-receive ka na kaagad ng booking. Diba? Sometimes may mga ano pa na pwede mo silang pagsabay-sabayin. Iba-ibang destinasyon, iba-iba ang bayad, yan, pwede rin yung ganun. So, fast moving ng transportation, ng palitan ng passengers, ganun sa Grab car. Sa Grab rent is, yun, kung sino yung na-pick up mo na yun, ihatid mo sila, hintay ka ng matapos yung 2 hours, then saka ka makakasip ulit ng booking. So, hindi siya fast sa transaction, parang ganun, kumbaga. Yun. So may pahinga ka, no? May pahinga ka. Ganun lumalabas, may pahinga ka. Kung mahatid mo sila ng may isang oras pa, tapos nandiyan lang yung susunod mong booking, may pahinga ka pa may oras ka pa makapagpahinga. Welcome to Mobile Legends. So ang lumalabas, parang same amount lang naman din ang kinikita ng GrabCar. Pero ngayon, maganda lang kasi ngayon dahil nga hindi masyadong traffic. Hindi pa masyado. Pero right now, unti-unti na rin nilang inilalabas yung mga public transportation. So, soon to be, babalik na ang kalsada sa super heavy traffic.
doon na tayo magkakaroon ng challenge. Tingnan natin kung when the time na dumating yan, tingnan natin kung ano ang magiging panibagong sistema ng Grab Rent. Nag-iisang kumpanya pa lang ang nakakatayap. One day madadagdagan ng mga company, marerealize nila, ganun din ang gagawin nila. Ayun. Ganun lang kasimple.